Kaibigan, isang pinagpalang hapon siyo kaibigan. Muli na naman po, nagbabalik ang John Hiray TV para sa isang review na gagawin natin ngayon. No? Yung paggawa ng isang pangmerienda na mababa ang carbohydrate content. No? So, mayroon tayong formula na gagamitin. No? So, ipapakita ko sa inyo, ito yung tatlo nating ingredients. No? Mayroon tayong kasoy, mayroon tayong almond nuts at saka peanuts. Okay? So, gagawa tayo. Imimix natin itong tatlo at pagkatapos ay lulutuin natin. No? Okay? So, ito na. Magmimix tayo. Unahin natin yung kasoy. Ayan. No? Kasoy. Okay? Then, almond. Ayan. And then, peanuts. Ayan, no? So, tatlo yung gagawin nating ingredients para sa ating pangmerienda, no? So, kailangan lang natin i-mix para mahalo. Ayan. So, mayroon na tayong sariling gawang pangmerienda, no? So, halo na yan. Lululutuin na natin, guys, no? So, gamit ang air fryer. Ito yung air fryer natin, no? Ayan. Papakita ko sa inyo yung ating air fryer. Ito, no? So, gagawa tayo ngayon ng, luluto tayo ng ating mix na kasoy, peanuts, at saka almond, okay? So, kukuha lang tayo ng 1/2 cup. Ito ay 1/4 lang, so dalawa nito. Ayan. Isa. Dalawa, okay? So, ito na. So, ilalagay na natin dito sa ating air fryer. Ayan. So, ito na. Halo na yan siya. Ilalagay natin sa ating air fryer. Then, gagawin nating 7 minutes, mga kaibigan. No? 7 minutes. Ayan. Isisit natin sa 7 minutes. Okay? So, hintayin nating maluto within 7 minutes. Ayan, mga kaibigan. No? Within 7 minutes. Ito na yan. No? Medyo luto na. No? Init pa. Ito natin ilalagay para makita nyo kung gaano karami ang isang 1/2 cup doon kanina. No? Okay. Ayan. So, ito na yan kaibigan. No? So, ganito karami yung 1/2 cup na ating ginawa na mix nuts. Okay. So, lalagyan natin kaibigan ng isang kutsarang cream. No? Para medyo masarap-sarap din. Ayan. Isang kutsara lang. Okay. So, ito na, no? Isang kutsara. Ayan. Nakita nyo, isang kutsara lang. Ayan. Para ihalo lang natin yan. Okay. So, masarap yan, mga kaibigan. Talagang, pero hindi naman pwedeng tatlong bisis sa isang araw. Ito, isang bisis lang sa isang araw. Ayan. Umusok pa, okay? Pero bago natin yan kainin, ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ito na, no? Kung ilan ang blood sugar ko ngayong hapon. Okay? So, araw ngayon ng Sabado. Linggo pala, no? Okay? So, ayan. Ayan na. Ito na ang blood sugar ko ngayong hapon, no? So, makikita nyo dyan. Ayan. Ayan na ang blood sugar ko. 111 milligram per deciliter. Mga kaibigan, doon sa mga nagtatanong kung ano ang aking maintenance, mga kaibigan, tinanggal ko na po talaga ang mga synthetic, no? Pinalitan ko na ng aking spirulina. Ayan. Spirulina at saka ganoderma, mga kaibigan, no? So, isang tablet, 3 times a day lang ang inom natin. Of course, kailangan nyo rin iwasan yung mga bawal, no? Mamantika, carbohydrates, matatamis, at mga red meat, no? Matataas ang uric acid, tulad ng mga dilis, yan, mga beans, iwasan nyo po yan. Yun po yung talagang nakakapagpataas ng ating blood sugar. Samahan nyo ng pag-inom ng spirulina at ganoderma, sigurado yan, no? Makukontrol mo na yung blood sugar, okay? So, ito na, no? Kakain na tayo. Mainit-init pa kasi.
Yan, ilagyan natin ang isang kutsara lang ng Nestle cream. Ayan mga kaibigan, no, natapos tayo kumain eksaktong 4:55 ng hapon, no? Sumayang mamayang 5:25 ay kailangan nating sukatin ang ating blood sugar kung ilan ang naging increase, no? Doon sa pagkain natin ng mixed nut, no? Dalawang 1/4, so 1/2 cup ang ating nakain. Masyadong marami mga kaibigan. So, dapat yan pang isang araw na yon, yung 1/2 cup, no? Pero kung gusto mo 3 beses sa isang araw, yung 1/2 cup, i-divide mo sa 3 para makakain mo ng 3 beses sa isang araw, okay? Kasi mahirap din pag nasubrahan tayo ng mga nuts. Pero maganda po ito talaga sa mga high blood, no? At sa diabetes. Dahil nga, mabubusog ka talaga. Matagal nga lang muyain, no? Pero mabubusog ka. At sa tagal siguro itong tunawin dahil siyempre mga buto yan, no? At ibabang kinakain mo, nam-nam mo yung talagang lasang masarap talaga. Medyo may kamahalan nga lang. Mahal ang almond, mahal ang kasoy. Ang pinakamura lang dyan ay ang mani, no? Pero napakadaling gawin. Bibili lang kayo, no? Hindi po ito raw. Maliban sa mani, ang mani ay hinugasan ko lang at binilad ko yan ng 3 araw. Yung kasoy ay roasted na yan. Yung almond ay roasted na rin yan. Ininit ko na lang, sinambay ko lang doon sa mani, no? Pero once na maluto na yung mani, luto na yung 3 dahil yung mani naman ang mabilis maluto dyan, okay? So madali lang gawin mga kaibigan, no? So habang hinihintay natin yung 30 minutes mga kaibigan, gusto ko lang talagang i-introduce sa inyo, no? Yung ating stem cell, yung elixir placenta, no? Napaka-epektibo po ito doon sa mga talagang medyo malubha ng karamdaman, no? Bakit kailangan natin ang stem cell? Bakit kailangan sa katawan ng stem cell, no? Basically, ang stem cell ay nakikita ito sa buong katawan ng tao, tulad ng skin, bone, blood cells, nerve cells, fat cells, at saka liver cells. Yun po yung ating stem cell. Nandun lahat yon, no? So, bakit kailangan mo ng elixir placenta? Ito lang yung product ngayon na pinagsamang stem cell, di-initerapy, at sinamahan pa ng anti-inflammatory, no? So, 3-in-1, no? Ano nga ang nagagawa niya sa ating katawan, no? Simple, tatanong niyo, bakit kailangan natin ng stem cell? Anong ginagawa niya sa ating katawan? Unang-una, nire-repair niya lahat ng sirang cells natin sa katawan, no? At nagpo-produce siya ng panibagong healthy na cells. Ayan. Kaya makakaranas ka ng mas mabilisang improvement sa katawan dahil mabilis ang pag-duplicate ng stem cells and DNA na ginagawa ng elixir placenta, okay? Kaya pinapalakas niya ang mga cells natin, no? So, ang DNA naman ay makikita ito sa mismong core ng cells, no? Sa loob ng ating mga cells. Sa bawat cells natin, mayroon siyang DNA. So, naayos niya yung DNA natin, no? So, pagdating ng 35 years old ng tao, or 30 to 40 years old, ay nababawasan na ng halos 50% sa katawan yung stem cell. Kaya talagang umpisa, no? Pagdating mo ng 40, life begins at 40, umpisa na yung panghihina. Umpisa na yung makaramdaman. Dahil nga, yung stem cell mo sa katawan ay nabawasan na ng halos 50%, no? So pagdating mo ng 60 pataas hanggang 70 years old, ay umaabot na hanggang 80 to 90% ang nawawala
sa katawan mo na stem cell. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga may mga mayayaman ay nagpapa-stem cell yan talaga, no? Tulad ng ating isang kongresista na nasa ibang bansa ngayon, nagpa-stem cell lang yon. Kaya kailangan talaga yon para manumbalik yung stem cell mo sa katawan. So ano pang hinihintay nyo mga kaibigan? Kung kaya rin lang ng bulsa mo, no? Mag-stem cell ka na, no? Doon kayo bumili sa legit na distributor. Dahil napakamahal nito at baka ay ma-scam kayo, no? So kailangan legit. Yung mayroong ayan, isa akong independent distributor ng GPAX, no? Kung titingnan nyo, ito po ay legit. Ako po ay otorisadong distributor ng GPAX International na nagbibinta ng stem cell. Ayan, no? So mga kaibigan, ano pang hinihintay mo? Sa pagkakataong ito, nandito na, capsulized na po ito, no? Ganito ang kulay niya. Dati ini-inject, ngayon capsule na, sa capsule na. Ayan. Ito ang kulay ng stem cell natin. Live stem cell po yan, nakalagay sa capsule, okay? So, napaka-effective po ito talaga. Marami na rin tayo mga kliyente na napagaling ng dahil sa stem cell, no? Mag-research po kayo at makikita nyo sa internet kung gaano na kadami ang napagaling ng stem cell. Talagang malulubang karamdaman, no? So, kung kailangan mo ito kaibigan, pag-ipunan mo na, mag-invest ka para dito kisa naman sa operasyon ang puntahan mo, no? Ang isang opera, pag naputulan ka ng paa, 300,000, no? Ito, yung sa loob ng 6 na buwan na therapy mo, aabot ka lang hanggang 133,000. In 6 months na therapy, may pag-asa na, no? Nakikita mo yung pag-asa. Siyempre naman, kailangan may tiwala ka sa Panginoon. Kung magtuloy-tuloy yung sakit mo, no? Madialysis ka. Isang season ng dialysis sa government hospital, 4,000. Kung private, no? So, dalawang bisis yan sa isang linggo. So, gagastos ka ng almost 8 to 10,000 sa dialysis season weekly. No? So, 4 na bisis or 8 bisis sa isang buwan. So, kumpara sa isang 6 months therapy mo, matutulungan ka na, gagaling ka dito. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga mamuhunan. Dahil malaki talagang kailangan mong pira para makabili ng stem cell. Okay? So, yun po ang ating ini-introduce ngayon, yung stem cell therapy. No? Kung magpupunta ka sa ibang bansa, magpapa-inject ka, isang injection lang, abutin ka ng 100 to 500,000. No? Isang injection, isang season. Ilang season yun. Samantalang ito ay good for 1 month na ito. 1 to 2 months na ito. Isang buti, no? So, depende po sa bigat ng iyong karamdaman, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, no? So, nakaabot na tayo sa 30 minutes after tayo kumain ng mixed nuts. Ayan. So, makikita natin ngayon, 111 kanina ang blood sugar ko. Makikita natin ngayon kung ilan ang magiging increase, no? 30 minutes after natin kumain ng mixed nuts. So, ito na. Yan. So, kukunin natin yung ating result. Okay. Ito na ang result natin ngayon. Okay. So, kikita ba dyan? Ayan. So, 111 kanina. 30 minutes, 150 milligram per deciliter, okay? So, doon sa kinain nating creamer, nagdagdag tayo ng creamer. Kaya, kung gusto niya hindi umabot sa ganon, ay pwede niyong tanggalin yung Nestle cream, no? Sabagay, yung Nestle cream ay kunti lang talagang sugar niyan, no? So, mayroon din talagang carbohydrates yung mga nuts. Okay? So, yun po yung naging resulta ng ating experiment ngayong hapon, yung mixed nuts, no? So, huwag po tayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Kung kayo po ay kumakain ng mga bagong pagkain, kumain kayo, bago kayo kumain, ay itest nyo ng inyong blood sugar, then
After nyo kumain, within 30 minutes lang hanggang 1 hanggang 2 hours, pwede nyong i-taste kung ilan ang naging increase. Para sa susunod, pag kumain ka nun, ng ganong level ng dami din, kahit hindi ka na magsukat ng iyong blood sugar, makakatipid ka na dahil alam mo na na yun ang magiging increase ng iyong blood sugar. Okay? So maraming salamat. Patuloy kayong mag-subscribe doon sa mga bago lang. Mag-like, mag-share, at comment kayo dyan sa comment section kung ano ang mga pagkain gusto nyong ipareview na kaya ko rin lang mabili dito sa amin. No? Okay? So maraming salamat po.